Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, mga goodbye. Okay, so, nandito naman tayo ngayon sa aking channel, Korean Study with Elena. So, this ngayon, pag-aralan natin ang mga gamit na nasa classroom. Tapos, magawa tayo ng sentence. Yung basic sentence lang sa Korean. Okay? So, una, ito. So, baka naalala nyo pa, ito ang tatawag ang libro or aklat, tawag ito sa Korean is check. 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 So, 도급다. 도급다. 도급다 is, ibig sabihin nyo, is makapal. Okay? So, ang libro o aklat ay makapal. So in Korean, 책이 두껍다. 책이 두껍다. 책이 두껍다. So maalala nyo, ang mga Korean words, mayroon siyang mga suffix na dinudugtong sa mga words na kanilang ginagamit. So tulad dito, ang libro ay makapal. So 책이 두껍다. Okay? Sunod. Ito naman, alam niyo ba kung ano yung lapis? So, ang lapis sa Korean ay yonpil. 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 Okay? So, ang lapis ay itim. Okay, so ang itim sa Korean, common. Common. Common means black. Sek means color. Okay? So, ang lapis ay itim. So, in Korean, 연필이 검은색이다. 연필이 검은색이다. 연필이 검은색이다. So, ang pagsulat nito, 연필. Pero, pagbasahin mo na siya, yung real dito, akit siya dito sa character para maging partner siya. Okay? So, kaya, 연필이 검은색이다. 연필, 연, idugto ko siya, so kaya ma-ri ang pagbasa niya. 연필이 검은색이다. 연필이 검은색이다. So, ang lapis ay itim. Okay? Huwag kalimutan, 연필, lapis, 검은색, black. So, paggawat mo ng sentence, ang mangyari ay yung ganito. 연필이 검은색이다. Okay? So, naman, dito tayo sa ballpen. So, ang ballpen, ganun pa rin sa English. Sa Korean din, ganun pa rin. So, tinatawag ito na Konglish. So, ballpen이 팔갛다. Ballpen, so, pare-pare sa Korean, ballpen, 팔갛다. 팔갛다 means red. Red color or pula na kulay. So, kaya, ang pagbasa nito, ballpen이, so, ang ninyo naman niya, akit naman siya sa dito sa E or sa I. Kaya magiging yun ballpen-y. Ballpen-y. Ballpen-y palgata. Ballpen-y palgata. Ballpen-y palgata. Okay? Ang ballpen ay pula. Sunod. Ito siya. Ito ang tanim. So, tanim sa Korean, singmul. Sing, pagsulat niya, sikmul. Sikmul. Pero pagbasa niya, ang kiyok, maging English siya o mahimong hiyong na pagbasa na karakter sa Korean. Kaya, pagsulat niya, singmul, pero, sikmul, pero ang pagbasa niya, singmul. Singmul. Okay? Singmulun, arumdapta. Arumdapta, ibig sabihin, maganda. Pero ang arumdata, magamit mo lang siya sa mga bagay or sa mga kalikasan or sa mga tanim, sa mga hayop. Pero pag sinabi mo na, example, ako ay maganda. Chonon, yepoda. Okay? So, halimbawa, so ang pareho lang siya ng meaning, ang yepoda o ang arumdata, explain ko later on yung yepoda. Arumdata o yepoda, pareho lang siya na beautiful, pero depende sa paggamit sa word to sentence. Okay?
So, 이사 봐. 식물은 아름답다. 식물은 아름답다. 식물은 아름답다. Okay? 그림보단 식물 means 아님 아름답다. 빅사비게 maganda para sa mga natures, mga hayop, sa mga gamit. Sunod, last, ito. Ang Korean sa notebook, kung check. Okay, baka malito kayo, book sa Korean is check lang siya. Pag notebook, kung check. So, gawin natin ng sentence, sabihin natin na ito ay notebook. Ito ay notebook. Ano sa Tagalog? Notebook pa rin, di ba? So, kay gusto, this, ito, ang sa Korea is igot. Pero, magkano siya mga suffix after, kaya, maging ano siya,이것은 공책입니다. 이것은 공책입니다. 이것은 공책입니다. 네, 이제 봐. 이것은 공책입니다. 오케이, 와 kalimutan. 이것 means 이토 or this 공책 notebook입니다. 오케이, so before tayo magtapos, recap tayo ulit. Samahan natin, kapatid. Okay. Checky 도급타. Checky 도급타. Checky 도급타. Okay? Ang aklat ay makapal. Sunod. Ang lapis ay itim. Yonpiri 검은색이다. Yonpiri 검은색이다. 연필이 검은색이다. Okay. So, naman, pangatlo, ballpen. Ang ballpen ay pula. Okay. Sa Korean, ballpen이 빨갛다. Ballpen이 빨갛다. Ballpen이 빨갛다. Okay. 그다음, 이거, ang 담임 ay maganda. 식물은 아름답다. 식물은 아름답다. 식물은 아름답다. 식물은 아름답다. Okay. So now, class natin. Ito ay notebook. So Korean, 이것은 공책입니다. 이것은 공책입니다. 이것은 공책입니다. 이것은 공책입니다. Okay. So, 사나 meron kayong nalalaman, natutunan sa video ko na ito at huwag pong kalimutan ang pag-click na subscribe at like sa aking video. Magandang araw po. Salamat. Kamsahamnida. Annyeong.